nagtitint sa mga ganyang stainless, hindi. Ayun, Jo, kung sakaling mag-lowbat siya, no? Sinaksak mo dyan, no? Sa mic. Nag-lowbat siya. Kung meron ka lang C-type na cord, saksak mo rito, saksak mo rin. Ito USB, di ba? Mm-hmm. Ganitong board. SMD, surface mount device. Ayan, ito dyan. So, walang butas siya. Tapos may printed circuit dito sa labas. Tapos meron pa siyang printed circuit sa loob. 3-layer. Ito, andito tayo ngayon sa kasamahan natin sa grupo. At dineliver ko yung mga materials na para sa karaoke. Pa-finalize ko na rin yung power supply ng kanyang karaoke. Ito, yan pala, nakasetup na eh. Ayan. Okay. Yan, pwede nang tanggalin yan. Ito, Jo, may pilip dito. Ito. Ayan. Ipapasok namin sa loob itong plug para sa kanyang charger. Dalawa din ano. Ayan, ito ay aking ikakabit sa loob dito sa may board. Tatanggalin ko itong kanyang clip. Yan. At aking ipapalit ito. Ito, itong cord na to, putulin namin. Ito, mabaklasin na natin yung wire. Itong wire niyan to, palitan natin ng female plug. Ngayon, bago tanggalin, siguraduhin lang na yung kanyang polarity ay nakasulat dun. Yan, positive, negative. Kasi minsan, ang China, madalas nagkakamali sa color coding. Ito, tulad nito. Check nyo rin kung pula-pula siya. Tapos dapat doon ay positive. Tama naman siya, positive. So, ito naman good working naman kasi na-testing na dito sa battery. Ngayon, kung sakali lang ma-encounter mo kasi, na ano lang, kaalaman lang ba para sa pag-iingat. Ayun, natanggal din ni Joling. Ganda. Ayun pala. May halong dikit, no? Wala. Ayun. Ang tinanggal ni Jolene yung ano. Kesa nga naman magputol kami, meron pa siyang ano, nakalock stopper. Pasok na pasok. Pasok na pasok siya doon. Parang original ang dating niya. Yan. Hello. Magandang tanghali. Tanggal! Tanggalin na natin ito. Ay! Hindi na po. Tanggal na po siya. Akin na lang ito, Joling, no? Pang reserva. Yun. Kasi may hilig akong mag-ipon ng mga ganyang ano eh. Kailangan ng parts, map. Papakinabangan ba siya? So, ito, dito dapat ang ano, no? Hindi magkakamali. Ang maganda rito, bago nyo, huwag nyo babaklasin na sabay para makasiguro kayong tama yung connection nyo. Kung pula, pula lang ang tatanggalin nyo muna. Tapos, pag natanggal yung pula, at tsaka nyo ikabit yung kulay pula. Pwede naman siyang pagsabayin kung kahit na may positive siya, mas maganda na rin yung ganyan, nag-iingat para hindi ka magka para hindi magkabali-baliktad, para hindi magkalimutan. Yan. Tapos dun tayo sa itim. Itim at puti, consider as ano na yan, negative. Ngayon, bago nyo tanggalin sa hinang, tignan nyo muna yung board sa ilalim bago kayo magtanggal ng hinang, kasi baka pagtanggal nyo ng hinang, baka hindi nyo makakita. Tinanggal nyo nga, tumalo na pala yung tingga sa kabilang circuit. Maniguro lang ba?
So ayun lang siya. Oh, baka may tumalong kasing tingga, hindi mapansin. Oo. 100 pa sa naman. Ayan na siya. So tanggal na yung tanggal na to, tanggal na yung pinaka-clip niya. Babalik natin po ngayon. So ito na po. Ayan, nakakabit na siya. Babalik na lang namin sa kanyang enclosure. Ito kasi, ay hindi, hindi. Akala ko double-sided eh. Hindi, hindi siya. Ano lang siya? SMD. Surface mount device. Wala siyang inner circuit sa gitna. Di tulad ng mga ibang. Ito ganito. Tulad nito. Itong ganitong board. SMD. Surface mount device. Ayan, nandiyan dyan. Walang butas yan. Tapos may printed circuit dito sa labas. Tapos meron pa siyang printed circuit sa loob. 3-layer PCB kung tawagin to. Kaya pag ito ang nasira, tulad nito, itong amplifier na to, komplikado nung masira. Yung ganitong part niya, yung section niya, nasira. Ay, itong ganitong part, hindi ganitong part, yung kanyang charging, yung ito pala, ito. Yung ganitong part niya ang nasira dito sa loob. Kaya gumawa na lang kami ng bago. Mahirap kasi i-trace gawa ng nasa loob na yung circuit eh. Nasa gitna ng PC board. Okay. Sara. Oh, parang original din siya. Ayun. Okay. Yung ating tornilyo ay ito. Mag-voltage measurement tayo. At ipa-plug ko muna dito. Yan, dapat ito ay yan, tama-tama. 13.78. Ganun kasi ang pag-charge, mga charger, may mataas ng kaunti sa voltage output ng baterya. So ngayon ito ay atin namang sasaksak dito sa ating speaker. Dito, ayan siya. Dito. Tignan natin ngayon kung may kulay green siya. Ayan, kulay green. Ayan, naka-charge siya. Ngayon, kakabit na rito. Ngayon, magsusukat tayo ng voltahe ngayon dito. Dapat ito ay kung ano yung reading dun sa dito sa dulo, dapat pareho din ang reading natin dito sa wire na pinalabas natin. Yun, 13.75. May less lang ng 0.5 volts. 0.4, yan. 13.76. Kanina ay 13.8. Ayan. Ayan. So, ngayon. Itatry natin yung ating itong module na to. First time ko rin gagamitin to. So, pag-aralan ko dito yung constant output tsaka constant amperes niya kung ilan. So, itatry ko. Gagamitin ko yung dating nakakabit na plug dito. Dito siya. Sukatin ko yung kanyang amperahe. Okay. Tap ko ngayon ito, itong module natin dito sa ating battery. At hanapin ko ngayon dito kung saan yung kanyang positive, negative. Okay, ayan, ito. Ito na, itatry natin itong module na to. Constant output na 12 point, nilagay ko siya sa 12.8 at current na nasa 3 amperes. Itatry natin kung mamamatay-matay pa rin yung kanyang tunog ng speaker. Okay, ito na, naikabit na namin yung wire. Diretso na doon. Hindi tulad dati, yung ginagamit naming pang-charge ay ito. Ay, yan. Nakalabas yung battery, tapos kiniklip. So, ang ginawa namin ay diniretso na namin doon.
kinuha namin tong cord dito sa isang ano. Dati kasi itong speaker box na to, pag tinutodo mo, namamatay siya. So ngayon, kahit naka full blast na ang volume niya, hindi na siya namamatay. So yun lang pala. So kailangan lang namin ng magandang charger para doon sa battery. At saka doon sa isang module na pinakita ko kanina. Ayan. Kaku-close na lang namin to. So, okay na to. Okay, itong mic ay itetesting ko sa pangmalayuan. At titingnan natin kung hanggang saan naabot tong mic na to. Okay, siguro bibilang tayo ng hakbang simula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayun yung bahay. Ito yung mic. Mic test. 1, 2, 3. Okay, so 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. So, andito ako. Pagkalayo-layo na doon sa bahay, ayun yung bahay. Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Narinig nyo? Narinig nyo? Mic test, 1, 2, 3. Okay. So, ang layo ko siguro nasa mga ilang meters kaya ito. Mga ilang meters, Enjo? 30 meters? Doon na pala. Ah, maganda. Pwede pa ilayo. Pwede pa ilayo. Liwanag eh, no? Maganda siya. Talagang ano. Kaya pala, mayroong mic filter ka. Sa radio, ito mic. Oo. Tapos meron niyan, Joe, yung ano ah. Para hindi siya magasgas. Nakita mo? Oo, may ring. Yung ring niya. So, yun. Tested na siya. Ito, todo. Isang kanta. Matesting. Ito, itong batira na ito. 18650. Ito yung mga ginagamit sa solar. Kaya matibay ito. Mag-battery ito. Matitibay itong batira na ito. Pero tina-charge din yan. Oh, tina-charge din siya. True cellphone din. Ito yan, Joe. Yan. Ah, ito siya. Ayan, oh. Charge din yan. Ah, pinag din siya para sa mic. Ganun siya. Ngayon, kung Ngayon, Joe, kung sakaling mag-lowbat siya, no? Sinaksak mo dyan, no? Sa mic. Nag-lowbat siya. Kung meron ka lang C-type na cord, saksak mo rito, saksak mo rin. Ito USB, di ba? Mm-hmm. Pwede mong isaksak rito yung cord, tapos saksak mo dun sa may charging port ng ano. Pag-charge na siya. Oh, hindi. Just in case lang kasi pang-emergency. Di ba? Pang-emergency, naglobat. Pag-pagigip mo lang yan, eh, no? Hindi siya gagana, wala kang gagana. Kailangan mo pang tanggalin, i-charge, maghihintay ka pa ng ilang minutes. Ah, kailangan na ka. Kung dito ka, emergency habang ano, pwede mo siyang kunin mo lang yung cord ng cellphone. Yung cord niya. Saksak mo rito. Yan, try mo, Joe. Yeah. Ayan, yan, Joe, yan. Sasaksak lang dito. Yan, tas ganun lang. Ganun lang siya. Ayan, charge na yan. Nakapula, oh. Nakapula siya sa ilalim. Diba? Charge na siya. Kasi minsan di mo maiwasan, akala mo, naka-charge. Bibili ito, no? Oo. Bibili pa lang. Mura lang naman ganyan. Hindi, may kasama yan ah. Hindi, yun nga. Ay, yun na ba? nag-charge na yan. At the same time, feeling kumanta. Hindi. Testing na lang ah,
ating kasama. Hindi na nakatiis si Joling. Dahil sa ganda ng tunog ng mic at ganda ng tunog ng karaoke na speaker na to, yan, napakanta siya ng di oras at matetesting na to. Ano, kanta ng boses. Yan, dito pa yung mga kalat ko. Hindi pa na nakakapaglipit. Tinesting muna yung ating karaoke kung mamamatay. Sa ngayon, okay naman siya. Walang problema. Tuloy-tuloy ang sounds. Hindi siya namamatay. Ito si Joling. Pakanta-kanta na lang muna. Testing-testing. Ayan. Next project natin, yung TV na yan, ay lalagyan natin ng Bluetooth kasi old model na TV yan, hindi siya Bluetooth ready. So, lalagyan natin ng Bluetooth para may transmit dito sa karaoke. Okay. Yan. Parlor naman ngayon yung aking working table. Nagkakulay. Ilan na ba yung nakulayan ko ngayon? Yan, si Kapamera si, si camera man to. Nakulayan ko na rin ang buhay. Talagang walang kawalaang puting buhok dito kahit sa hidro. Hindi nga. Tignan mo naman ang tirada ko. Talagang duwit-duwit siya. Dumuduwit na. Gusto mong balot, inay? Pwede yan talaga yan. Pwede na mag-apply kay June Encarnacion. Daddy, wala nang June Encarnacion. Wala na ba June? Well, hindi ko alam, meron pa siguro. Mayroon pa, pangalan lang yan. June Encarnacion, meron pa. Hindi po malapit lang sa atin yun? Diyan sa may Dangwa. Hindi ba sa may Dangwa lang siya? Ba? Doon ka ba dati nagpapagapit? Ay, hindi. Doon lang ako sa ano. Talagang barbero. May kasamang ano pa, hilamos ng mantika ng ano. Si ano? Si Mang Arthur. Yung bang tipo pang yung habang ginugupit ang kay kumakain. Pagkatapos kainin eh, yun, nakakamay. Alala ko nung chicken. Kumain ng chicken. Fried chicken. Fried chicken, kamay. Tapos, natapos ko na, hindi na nagpunas ng kamay. Nilamu ko sa buhok ko, pagbihirang Pero doon ka pa rin nagpapagupit. Kwentong barbero, maraming magaling magkwentong barbero talaga. Ito yun, mga kwentong barbero. Lalo na pag politika na pinag-usapan, ako yung mga barbero, Diyos ko. Magagaling sila sa politics, no? Magagaling sila. Ganda ng kulay, oh. Favorite color ni Mami. Anong kulay to? Chestnut brown. Chestnut? Yeah. Ano to, chestnut? Chestnut. Chestnut. Sa Tagalog? Keso. Sa... Kesong... Ano ba? Hindi, chestnut. So, sa English, ano yan? English sa Tagalog? Keso. Keso nut. Hindi, chestnut. Kesong mani. Chestnut kasi, Bisaya. Eh, sa English? Hindi ko alam. Chestnut. Chest. Chestnut. Yun ba yung chestnut? Yung dinadala niya na parang. Mm-hmm. Yung maliit ba yun? Yung malaki? Maliit. Parang... malaki, chestnut, walnut. Yung isa yung parang maliit na matigas din, di ba? Yun yung chestnut. Yung paborito ni ano, baker. Tapos yung walnut, yung walnut yung inaano natin sa pinto. Ay, yung kinakrak na mga ano pa, magas pang buto. Okay, magas pang krak-krak. Pwede na. Magaling. Dami pang tira. I-double ko kaya yung kay Mama. Ano yeah. Kasi, inano ko yun eh, patira ko sa iyo. Galing siya mag, ano, ako hindi ko magaling ah. Natakot akong iganyan si Mama, yung hanggang dulo dad. Kasi parang anipis ng ano niya, anit. Alam mo yung anit niya, parang ang nipis. Kaya pag kinukulay ang kulay, hindi lahat nakukulay, maraming puting natitira.
Hindi ko maano yung ano niya, parang parang feeling ko ang nipis ng anit niya. Hmm. Takot ako eh, baka ma-allergy. Organic po yan. Organic, bugbog na ang organic. Sabi, organic na kalagay. Alam nga namang. Bago mo ma-achieve ang organic, tapot na lang. Walang ano daw eh, ano ba tawag doon? Ammonia free. Pero hindi talaga mabaho, no? Yan na po yung binibili ko eh. Organic egg, wala namang organic egg na. Meron din, magkaya lang. Nagkakalagang 200 isang tray. Healthy egg, yung mga yellow brown egg. Ah, yellow egg. Daddy, 270, 280 ngayon ang itlog. Anong haba? Hello. Oo, wala ng 200 ngayon. Uy, naglolo ko ang ano. Oh. Bye-bye, ayusin ko lang yung ano, solar. Another customer? Another customer. Ilang percent po ang discount niyan? Buhok niya parang kaya no, Justin. Oo, manipis no. Kaya nga natatakot ako, pina-retouch ko po kay Daddy, sabi ko i-retouch niya. Kasi hindi ko parang hindi tumatalab hanggang dun sa dulo kasi natatakot akong malagyan yung scalp. Manipis no? Tsaka yung anit parang kita mong parang pang baby no, Dad? Yung alam mo, tingin mo palang alam mo manipis, no? Pansin mo? Parang ano, hindi anit matanda. Kakaiba talaga nanay ko. Bukas yung kaganda sa vlog. Ano ba? Bukas kailangan nakangiti ka sa vlog na. Sa'yo. Nagsaing ka lang. Nagsaing na ako, mother. Mabaliligo kami ni Bella. Iniwan ko na nga sa CR eh. Oh, tama na doon. Baka... Ha? Hindi ah. Dinidocument ko yung ano mo eh. Ang servisyo mo sa nanay ko, ma, daddy eh. Service. With love and care. Di nakapikit siya, mami, kasi baka malagyan yung mata eh. Nakapikit. Tingin ko nga kung nakapikit. Nakapikit nga. Yung kumagawa. Pogi, pogi. Yung stainless na yun. Yung alin? Pinaglagyan. Hindi yan, mabilis lang yan matanggal. Oo, hindi mo yan. Hindi siya yung nagtitint sa mga ganyang stainless, hindi.